So hey guys, we are back with yet another video. So nakaupo tayo ngayon. Bahay ulit. So pasensya na kung di tayo nakapag-upload ng sobrang daming ganito, no? So medyo naging busy tayo simula from last quarter ng 2022 hanggang ngayon. So thankful ako doon. So ngayon, short video lang. Mag-unbox lang tayo nung recently purchased natin na lens. It's the Tamron 152-500. Salamat ulit sa Tamron sa good discount. And syempre, first time natin bumili ng brand new. Yan. Syempre na medyo nakaipon tayo from mga shoots natin itong mga nakaraan. And gusto nating seryosohin yung pagpipicture na motor. And syempre, siguro other sports pero more on motor. Like karera, mga ganon sa track. And medyo gusto nating lagyan ng effort and makapagbigay ng mas maayos na picture. So yun, bumili tayo. Medyo masakit. Pero ayun, unbox natin. Kunin ko lang box. So, ito siya. Kita ba? Maligtad. Ayan. So, 150 to 500. So, malayo-layo yung nararating natin. So, curious kaya nung body kakabitan natin. So, nag-Sony na tayo. Since last year, nagpalitan tayo from Canon to Sony. Pero, more on that siguro sa ibang video, focus natin itong lens. So, 150 to 500, kanino ba to? So, mga sports photographer, mga gustong birds in flight, mga kumukuha ng mga hayop sa gubat, pwede to sa inyo. So, ayun. Open natin. So, manuals. Yan. Manuals. Yan. Tapos, syempre, warranty card. Mahalaga yun. So, medyo mabigat siya, no? Pero kung i-compare natin to sa 200 to 600 ng Sony, mas maliit to. And mas kasya siya sa madaming bag. And mas mura, syempre mas mura ng mga around 40k siguro. And para sa 40k, medyo makakabili ka na ng ibang lens. Kaya ito talaga yung napili natin. So ayun nga, warranty card. And user manual. Ito na yung pinaka lens. Actually, nabuksan ko na ito eh. Tinesting ko nung diniliver sa akin sa Lalamove. Kaya medyo fake. Ano lang ito for the views. So, styro. Plastic. So, ito na yung lens, no? Medyo malaki siya. Ayaw mag-zoom, ayaw mag-focus. Pero ayan. Saan ba? May kasamang hood. Cap. Ito syempre yung pinaka-lens. So, ito siya. Oh, malaki-laki din. Yung lalim niya, anong doon tawag dito? Arca. Pwede na siya sa Arca plates. And, ayun. Hindi siya internal zooming. Unfortunately, kagaya nung Sony na hindi siya humahaba, di ba, pag sinusum. So, pag sinusum mo siya, is ganyan. Humahaba siya. Ano pa ba? So, ayan. Yun ang pinaka-unboxing natin. Napaka-saglit lang. Meron tayong modes. May, syempre, yung stabilization niya, AF or MF. Tapos, anong tawag dito? Focus limiter. Kung gaano kalayo siya mag-focus na. Or kung gaano siya kalapit sa'yo mag-focus. And syempre may lock, pero yung lock niya is pag nakasarado lang ng 150. Kaya mo siyang malock and hindi mo siya magagalaw. So ayun, ano pa bang features nito? May lock rin to, bukod dun sa 150mm niya na lock, may lock rin to for, kunwari, gusto mo siyang i-lock ng 500, i-forward mo lang yung pinaka. So hindi mo na siya magagalaw. Tapos push back mo lang para ma-unlock, tapos pwede mo siya ulit ibahin ng zoom range, tapos pwede mo siyang i-push forward itong part na to, then maglalak siya. Ayun, may puti.
So, huwag nyo pilitin pag nakalock. Baka masira. So, yun lang. Salamat ulit sa Tamron Philippines para sa magandang discount. Ano pa ba? Siguro yun lang. Napakabilis lang na update. Siguro update tayo ng gamit natin banda-banda dyan pag nakompleto na natin. For now, puro ganito muna. So, ayun. Thank you guys and see you on the next one. Bye.